Matanong ko lang yung mga kababayan natin. Meron ba mabubuhay sa dagat na tilapia? Ewan ko lang ha, kasi may mga nakita kaming tilapia. Nagulat ako kung kailan lumilinis yung ano sa kami fish kill. Nung may mga basura, walang fish kill. Okay, bukas, may paalala lang ako, panawagan ako bukas. Huwag po muna kayong dadaan ng Roas Boulevard, both side, south and northbound. Sarado po yun bukas, no? Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, no? Tama ba ako? 6 a.m. to 5 a.m. ang umpisa. 5 a.m. hanggang 10 a.m. No? Huwag muna kayong dadaan ng Roas Boulevard. Sarado po yung boat lane, no? Pinapaalala, please ha, inform nyo na rin yung ibang mga kakilala nyo para hindi naman sila masyado mabalam pag pupunta sila ng Maynila, no? Sarado po ang Roas Boulevard. Okay, maraming salamat kay Director Charlie Dungo, yung kanilang weekly, no, cleanup sa Plaza Miranda. Ayan, ayan, regular ho yan, iba't ibang ahensya ng city government. Nakakatuwa lang. We'll continue to really nabasa. Thank you sa inyo. Maraming salamat sa akin mga kasamang kawani. Okay. Yung ating mga taga Team Mandaragat at Baseco Rangers, no? Maraming salamat sa effort ninyo. Ulitin ko po, sayang kung may picture sana kayo ng mga baklag, mga kawayan. Oh, para makita naman ng tao na yung basura talaga nanggagaling sa ibang lugar. Oh, hindi na po sa Maynila kasi nakuha namin noong isang araw, puro baklag na naman. Oh. Tapos, nga pala, i-update ko kayo ha. Meron daw fish kill. Sa Baseco. Ay, matanong ko lang yung mga kababayan natin. Meron ba mabubuhay sa dagat na tilapia? Ako lang ha, kasi may mga nakita kaming tilapia. Nagulat ako kung kailan lumilinis yung ano sa kami fish kill. Nung may mga basura, walang fish kill. Yung misa napapaisip ka din eh. But be that as it may panawagan ng BIFAR. Oh, let me extend it to you. Habang sinisiyasat ng Bureau of Fishery and Aquatic Resources, ano sa sani nung iilan? Kasi parang dalawang banyera yata yung isda. Huwag nyo daw pong kakainin muna. Kasi dito, alam ko sa sure, walang isda rito. Ang isda nandun talaga sa laot. But be that as it may, nananawagan ng BIFAR na huwag nyo kakainin. Kasi baka mamaya, hindi natin alam ha. Yan, balamang sa dumi ng Manila Bay o Roas Boulevard o ng iba pang mga pantalan sa buong Manila Bay o namatay yung isda o baka mamaya nalason. At ang nalason, dalawang bagay yan. Natural na nalason o nilason. Hindi natin alam. Kaya nagsisiyasat pa ang BIFAR. O sila ang ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa ating mga aquatic resources. No? Oh, sige po, ingat lang po. Pero thank you very much sa DPS, Stereo Rangers. Alam nyo ba mga kababayan? Share ko lang sa inyo ha. 5.7 million na kilos na po ang nakuha natin basura. Simula July 1, nung naupo tayo 2019, hanggang nung isang linggo. 5.7 ha? Million kilos na basura ang nakuha natin sa Manila Bay, portion of Manila, Baseco at Estero natin sa ating lungsod. Ganun po karami. Kaya sa mga kababayan natin, nakikiusap ako, huwag niyo na pong tapunan yung ating mga ilog. Magbabara at magbabara ang ating imbornal. Speaking of pagbabara, maraming salamat uli DPS and Department of Engineering. Ang ginagawa po natin ngayon, mga kababayan,
Pumapasok na tayo sa mga iskinita, maliliit na kalye at komunidad ng pagdideklag, no? Ayan na po. Kung mapapansin nyo, lately, which is pinupost sa manyata ng PIO, nasa loob-looban na tayo. No, hindi na tayo nasa major thoroughfare. Nasa community na tayo. In our own little way to declog yung mga imbornal. No? Para na sa ganun, hindi natin maiwasan ang pagbaha, pero ayoko ang baha ay tumatagal. Dapat may pupuntahan yung tubig. Kaya naman minsan nagbabaha, two things. Malakas ang buhos ng ulan on a particular prescribed time or a particular time, nabulunan yung imbornal, o bulun talagang may laman ng imbornal ng basura. Kaya ito naman pinalilinis natin. Pumapasok na yan sa mga komunidad. Saka maraming salamat ha. Meron akong nabalitaan. Tingnan mo, Jet. Ha? Hindi naman obligasyon to ng mamamaya. Maraming salamat do sa mga komunidad may bahay, may tahanan, no? Pinakakain nyo daw yung aming mga taga-DPS at saka City Engineering employees. Bibigyan ng tubig, merienda. Thank you, ha? Although, hindi nyo yan obligasyon. Pero gusto ko lang ipabatid sa inyo bilang alkalde ng Gusod. Nagpapasalamat ako sa pagmamalasakit ninyo sa aming mga kawani na nagsisikap araw-araw na talagang linisin ang lungsod ng Maynila. Maraming salamat. At siyempre sa ating Manila Health Department, yung ating kampanyang kontra dengue, kasi baha, stagnant water, dengue. Tuloy pa rin yung kampanya natin laban sa dengue. Sa mga barangay official na nakikilahok, maraming salamat sa inyo. Mas delikado po ang dengue. Mas mataas po ang death rate kapag nagkaroon ka ng dengue kumpara sa coronavirus. I think coronavirus sa atin 1.7 tayo. No? Mga 1.7 lang, no? Percent ang death rate natin against infection. No? So ang dengue po talagang delikado. Marami pong namamatay dyan. Ha? Maraming salamat, MHD. At yung ating mga partner, uy, ito ha, yung mga nagninegosyo, kung gusto nyo sumali sa aming kadiwa, tuloy-tuloy po ang aming kadiwa, pagka medyo lumagog na, titira tayo dito sa Kartilya. No? Ayan, mga daing, mga gulay, maraming salamat ha, sa ating mga partner. Tuloy-tuloy po ang ating kadiwa rolling store. Okay. Now, update doon sa ating livelihood program, no? Yung pagpapatahi ng face mask, ha? Nasa peso 'yan at binibigyan natin ng pagkakataon, hundreds of families earning from pagtatahi ng mask, at sila rin ang gumagamit. Mamamayan din. As of today, we have already created 870,718. No? Ayan po, mga kababayan. No? Thank you very much, Director Fernan Bermejo, at sa lahat ng ating empleyado sa PESO. Please, nakikisuyo ko sa lahat ng ating empleyado sa PESO, find jobs for our people. Create livelihood. Tulungan natin sila. Negosyante, naghanap ng empleyado. Empleyado, naghanap ng empleyo. Itulay natin sila. For the meantime, ito po ay isang livelihood program ng inyong pamahalaang lungsod through Public Employment Service Office. Ha? 870,000. Konti na lang, 1,000,000 na. Ang goal natin, 1,000,000 eh. At saka natutuwa ako ha, mga kababayan na nanonood. Ang dami sa inyo, ha? Sinusuot. Nakikita ko sa mga post eh. Oh, thank you. Na-appreciate ninyo. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!